Hello guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito naman po ang inyong lingkod para po magbigay po ilang kunting idea at ang topic ko po na yung paano po basahin ang layout ng cable tray sa isang plano. Let's start po. Let's do it! Official, okay? Now, makikita dyan po dito yung kulay orange po na nag-highlight po ako ng ano, yan po yung cable tray. Okay po, mangyayang po cable tray, may nakasulat po dito na gay, no? Ayan, mabasa niyo po dito, may nakasulat dito. Malabo. Sandali, palilinawin natin. Ayan. Ayan, may nakita ko, may nakasulat dito. Igala ko po muna po. Ayan po ang layout ng cable tray. Ang, ano po, section na to, naka-top view tayo, top view, ha? Ayan. Ayan, yan, nakita po yan. Mga top view po, pag mag-imagine kayo. Tapos may pinakikita rito yung section na yan, yung binilogan ko. Paliliwanag ko po sa inyo yung mga binili ko kay mamaya. May mga bilog ako. May nakasulat dito. Ayan, nakasulat to. 450 by 50 cable tray. Nakalaga niya BOT. Ibig sabihin niya, bottom of tray is 3750 mm or 3.750 centimeter. Ayan po. At ang ayan po rin. Ayan, no? Cable tray na 450 by 50. Ibig sabihin, yung 450 width at yung height po nung cable tray is 5 cm or 50 mm. Ngayon, may section po dito ang nakasulat. Ayan, o section. Sabihin natin na section B. Ayan. I-explain ko po sa inyo kung ano yung section na yan. Ito naman, ha. Hindi nyo bumubuti. Ayan, yung layout po ng cable tray. Top B tayo, ha. Ayan. May mga size po yan, o. May babagsakan ng mga machine yan. Tapos sa loob ng cable tray, may mga wire po kami ilalagay dyan. Naka-indicate po rito kung anong wire nang ilalagay namin. At kung saan pupunta yung wire. Ito po ay ginawa, ito layout po para mo sa mga technician, electrician po ito. Ayan. Ayan, naka-indicate pa rito. Ngayon, ito po, itututo ko na po ngayon dito sa sinasabi ko sa inyo. Ayan, yung tinatukoy ko nito na yung bottom of tray is 3750. Ito na po yan, saglit. Ayan, ayan po. Ayan po yan, nakatutok na section. Ayan, dyan tayo. Ngayon, ito po yan, oh. Ayan, oh. Ganyan po yan. Yung tinasabi niyang 3750, no? Bottom of tray. Simula po, about finish floor level hanggang bottom ng tray is 3750 or 3.750 centimeter. Malabo yata. Sige, okay lang. Palinawin natin. Ayan, no? Ayan po yung section, ha? Huwag malabo yung drawing ko. Ayan po yung section na yun ng cable tray, oh. Kanina malinaw yun, ha? Ayan, ito po yung isa pang section pag nakita niyo yung cable tray. Ayan, ha? Ayan, no? Pag dito po, nakatayo. Sabihin natin, nakatayo po kayo dito. Makikita niyo po ito. Ayan. Ang pagitan po ng dalawang support is 1,500 mm. Minimum po yan, ha? Standard po yan. Kasi yung bigat po ng tray at saka yung laman. At simula po naman sa slab hanggang doon sa cable tray is 250 mm or 25 cm. Ayan po. Ayan po, ha? Yung cable tray na po 50. Ayan, may nakasulat ako. BOT. Ayan po yung 3750 mm. Bottom, yung puwitan po ng cable tray hanggang sa finished floor level, yan po ang height. Base po dito sa drawing. Ngayon, inaano po sa inyo yung actual na pag-layout, yan po. Yan, no, pinakikita po yung cable tray, nakita nyo. Yung laki, 450. Ito yan. Yan. Yung height po ng cable tray, yan. 5 cm or 50 mm, yan po. Yung cable, may mga cable na yan, no. May tukuro man yan kung ano nakasulat. Yan po, pag nakasection po yung itong drawing na sinasabi ko sa yung ito. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan, ang itong binakasong section B. Pag imagine po, pag ginawa po, ayan. Ayan, yan po, yan o. Oh. Liwanag po ba mga technician, electrician para po sa inyo to, para kung paano i-interpret ang plano sa site pag ano, especially ngayon sa cable tray na layout. Okay po? Ayan, no? Ay, kita ko po ulit yan. Yung sinulat ko na 3750. Palinawin natin. Malabula po kasi ito. Ang cellphone lang kasi ang gamit ng inyong lingkod. Sisi na po kaya. Wala pa pong pambili ng GoPro ang inyong lingkod. At hindi pa namomonetize. Ayan po, yung cable tray. Yung luwang po is at 450
at yung height po 850, yan o. Sabihin 50 mm po yan, or 5 cm. Itong isa 450 mm or 45 cm. Ayan po yung kulay bilog na yan, 2-corner cable or 4-corner cable, kung ano man naka-design, ilalagay naman sa cable tray. Yan po yung details ng cable tray. Ayan, sinasabi ko na. Ayan, inaano ko po sa inyo. O. Ayan po yung mga layout ng ano. Ito sa kabila, may section na naman dito. Ayan. Ganyan po ang paggagawa ng section na. Kita mo, binilugan kong yan, yan yung section yan. Ito po, yan, ito. Pag nakano ka, yan, yan. O, yan, yung section. Yan po yung slab. Tapos yung ceiling green din. May ceiling sa, abab ng ceiling, ilalagay yung cable tray. Kasi makikita yan pag ano. Yung sa ceiling, alam ko to 750 yung height ng ceiling dito. Ginagawa. Okay guys, sana po may natutunan ko yung konting idea na binigay ni OFW official. Para po sa inyo mga legislation, para po matuto kayo pag base po sa plano kung paano po mag-layout ng cable tray. Pasadahan po ulit natin para baka lalong malinaw. Screenshot nyo pag nagugulaan kayo. Ayan. Ngayon pinaliwanan ko lang naman po sa inyo kung paano i-elaborate yan. Ayan. Ito yan ha, nangyayon ko sa inyo. Tunuro ba yan? Yan yung binilugan ko na yan. Ito yan. Yan, pag naka, doon ka nakaharap, nakatayo pa. Ito yung slab, di ba? Diyan sila, ayan yung cable tray. Eh. Ayan. Ngayon, pag dito ka sa kabilang side naman nakaharap, ganun din. Ano ba ito ka sa inyo? Ayan, oh. Ayan, ito yung cable tray, mahaba na yan. Oh. Yung bottom, ayun, nakita yung 3750. Yung mga support, yung 1,500 or 1.5 meter, standard po ang mga support ng cable tray. Yan, ah. Nasa libro po yan. Eh, ang ano ko naman po sa inyo, eh, inelaborate ko po sa inyo kung ano nakalagay dito sa plano kasi yung binigay sa akin ng engineer ko, okay? Yung binigay po sa akin ng plano, top view, ayan, no? Pero, ang naman bahala mag-layout dun sa ano, kung paano ko ituturo sa kanila pag-layout. Ngayon, tinuro ko pa naman sa iyo, base po sa plano, dahil sa aking pagkakain din ako sa experience ko. O sa pagkakaalam ko, yan po, kung paano po magbasa ng plano na ng cable tray, base po dun sa top view. At ngayon, ginagawa ko itong section na ipinalag ko rin sa inyo kung paano pag-intindi sa section. Yan po, nakasulat lang ganyan, di ba? Araw na may ganyan. Pero sa pag tumayo ka sa ano, limited sa side, pag nakatayo ka na, itong makikita mo ganyan. Oh. Yan, ganyan makikita mo sa side, nakatayo ka. Yan, yung bottom na katong tray, ang importante yung bottom ng tray. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kayo sa konting paliwanag ng itong official. Ito po ay para sa inyo mga baguhan, para matuto po kayo mag-interpret ng plano. At ang topic natin ngayon, binakita ko sa inyo, kung paano mag-layout po ng cable tray sa site. Base po sa plano na binigay sa inyo, sa akin. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kayo kahit konti. Ito ang inyong lingkod, laging nagbibigay ng paunawa at pag-intindi sa mga baguhan. Maraming salamat po. God bless and bye-bye. See you next video. Ayan po mula yung inano ko ninyo. Scale po nito is, sabi niya, 1:50. Pero ang ginamit na aming papel is A3. Kaya hindi po nasusunod yung 1:50 na yan. Bumasin nila po kayo kung nakasulat dito kung ilang dimension. Huwag niyo pong pagbasihan ito, nakasulat nito na scale is 1:50. Pag 1:50 po yan, na susundin natin yan. Kailangan malaki yung plan mo, yung tinatawag na A0. Isa pang trivia para po sa mga papel, para matuto po kayo mga teknisyan, elektrisyan. Yung pinakamalaki pong papel is A0 ng sukat. Sumunod yung A1, yung A3, ito pong pinag-aano ko, A3. Yung susunod po, yung tinatawag na A4, yan po yung coupon band po, yung A4, ha? Yung ginagawa po natin ng, yung typewriting sa probinsya, typewriting ang tawag, coupon band, yan po yung A4. Yung kalahati naman po ng A4, yan po yung A2, yung mga index card, na ganoon, yan po yung A2, malabo yata. Okay guys, maraming, yan po yan, yan. Ayan. Ayan na. Ang sagali, ma'am, may pinakamalaking A0.
Pangalawa, A1. Yung A3 po, itong hawak-hawak ko na plano na binigay sa akin ng draftsman. At yung A2, yung index card ko, kalahati po yan ng A4. Yung... Ito po yung A4, ah. Ayan, o. Oh. Yung coupon ban. A4 po ito. Ha? A4 po yan, A4, ah. Yung typewriting. Okay, guys. Maraming salamat po, guys. Sana po may natutunan ng konti. Bye-bye and God bless po.